Sana man pong kalsada makarating ang Panginoon. Pag may lumapit sa kanyang may sakit, humingi ng tulong sa kanya. Bulag ka man, pipi ka man, bingi ka man, baldado ka man, bali ang paa, agaw buhay ka man. Lahat po sila na lumapit sa kanya sa anumang lugar, lahat ay pinapagaling niya. Uminit ang katawan ko, parang may kuryente po. Tapos nalamig po ang buong katawan ko. Wala na po siyang masakit. Napakaganda, palagpakan natin ang Diyos. Dati po, nung kami wala pa sa Jesus is Our Shield, ay talagang masasabi ko po na mahirap po yung aming buhay. Ako ay may bisyo noon. Nagsusugal po ako, naninigarilyo, nag-iinom po ako. Umuwi ako ng lasing sa bahay. Tapos naging worse po talaga yung away. Nauwi po talaga sa sakitan kasi maliit na lang yung sweldo, bawasan pa sa alak. Nung time na yun, namimilipit ako ng sakit ng tiyan at saka nahihilo ako na nasusuka. Nag-decide po ako na magpa-check up. May na-direct pala na bukol sa matres ko. Doon ako umiyak nang umiyak. Kinukutya ako dahil wala nga raw akong anak. Hindi lang yung mga kapitbahay ko, kahit sarili kong mga kamag-anak, iniiyak ko na lang. Parang tanggap ko na rin na hindi ako magkaanak. Nakabukod naman po kami bahay, kaya lang yung upa po, kuryente, tubig, yun ang pinoproblema namin lagi. Dahil minsan, hindi pa naabot ng isang buwan, isinisingil na agad kami ng may-ari ng bahay. Yun pa po yung dagdag na problema namin kung saan kami kukuha ng pangbayad. At doon ko po naranasan na mangutang para ipuhunan, pero nawalan po siya ng trabaho. Kaya ako na lang po talagang inaasahan po sa lahat ng gastusin sa bahay. Hindi na po mahalaga kung ano po ang sakit ninyo. Ang mahalaga, yung dakilang manggagamot nyo. Napakalaki po ng puso, kayo po ipagalingin. Kayo pong lahat, hindi baka sakaling kumaling, kundi lahat po kayo ay tsak na gagaling. At ang naintindihan ko po, hanggang buhay si Jesus at di siya namamatay, hanggang may sakit sa Pilipinas at buong mundo at may lalapit sa kanya, ano man ang karamdaman, siya po ay magpapagaling. Yun po yung puso niya, hinahayag niya sa statement niya, ibig ko gumaling ka. Hindi niya sinabing pag-aaralan ko, susubukan ko, titinan ko yung case mo. Sabi niya, ibig ko lumakad ka, gumaling ka, ibig ko yung cancer mo mawala. Yung bulag mong mata dumilat, yung bingi mong tenga bumukas. Yung lahat ng salo sa katawan mo, ibig ko itanggalin ngayon. Binuksan ko yung cellphone ko, oras ng himala yung nabungarang ko. Simula nung napanood ko yung oras ng himala, na-revive ulit yung aking spirit. Kay tatay ko lang po naranasan yung totoong turo't aral na hindi ko po naranasan sa iba kong dinadaluhan dati. Sabi ko, hindi na pwedeng mahiwalay ako dito dahil dito ko naranasan ang Lord. Kaya nag-decide yung asawa ko na a-attend tayo ng oras ng himala para yung bukol na sinasabi ng doktor na dahilan na hindi ka magkaanak, sa oras ng himala matatanggal yan. Nag-attend po kami, sabi ni tatay, lumapit yung may mga sakit, pumunta ako sa harap. Doon ko po naramdaman, naranasan yung presensya ng Lord. Naramdaman ko na umakyat na malamig sa buo kong katawan. Guminhawa na po ako, naniniwala ako na linusaw na ng Panginoon. Tapos nag-prophecy ang tatay na magalak na kayong mga baog at kayo ay magkakaanak na dahil may pangako ang Diyos. Simula po noon, hindi ko na po binitawan yung prophecy ni tatay. Then nagpa-check up po ako, nagulat yung doktor ko na ano daw ang ginawa ko, bakit nawala yung bukol sa matres ko. Ang sinabi ko lang, nag-attend kami ng oras ng himala. Hanggang noong July 2021, ay napansin ko na nga po na kakaiba na po yung kilos niya at lagi pong dumudual. Tsaka delay po yung menstruation niya hanggang sa inaya ko na siya magpa-check up. Positive na pala akong pregnant nung time na yun.
Kaya galak na galak po kaming mag-asawa kasi sa katagalan naming paghihintay, nung time po na manganganak na po ako, nauna po yung paanang baby ko. Kaya nag-decide yung doktor na mas-CS po ako. Iniisip ko noon, magbabayad kami ng 100,000. Hindi ko alam kung saan kami kukuha. Pero nanampalataya ako sa Panginoon na siyang magpuprovide. That time, habang inoperahan ako, hinahabol nila yung heartbeat ng baby ko kasi paubos na yung panibigan ko eh. Lumabas na pati dugo. Yung baby ko or ako ang mamamatay. Sa awa ng Diyos, nag-success naman yung operasyon ko sa panganganak ko. Sabi ng Obigaini ko, pag manganganak ka ngayong araw na to, hindi magiging healthy yung baby mo kasi hindi pa dapat lalabas yung baby mo. Pero praise God, sa awa ng Diyos, healthy po yung baby ko paglabas. Pre-provide ng Lord, pinababa niya ng pinababa yung bayarin namin kahit piso, wala kami pong binayad. Kaya bless na bless po kami. Anong pangalan niya? John Isaiah. John Isaiah? Opo. Prophet ito, halika. Ito mo yan, ikaw ang ancestor prayer tatay. John Isaiah. Ha? Ano mingiti? Kaya pag malaki ka na, sasabihin ng mga magulang mo, blessing ka galing sa Lord. Hinihingi ka nila sa Lord. Nagpa-pray sila kay tatay. Kaya tapos mag-pray ni tatay, yun, alam mo ba si John Isaiah, ano? Masayang-masaya na po kami kasi unang-una po, binigayaan kami ng malusog na baby. Hindi siya nagkakasakit, healthy siya araw-araw. Then, nung time na yon na galing po kami sa ospital, mga kapatid ko, sila yung nagbibigay sa amin ng mga gastusin namin. Nakabalik na rin sa trabaho yung asawa ko, then binigyan ng boss niya ng bonus. Nung mga nakaraan po, wala po akong dinadrive na permanente kung saan-saan po ako nagikidrive ng truck. Ngayon po, meron na po akong permanenteng dinadrive. Hindi lang po yun. Yung kinikita ko po ngayon, nagsusobra pa po kami panggasto sa bahay. May mga customer pa po ako sa Howling na tumatawag sa akin. Dagdag kita po namin yun. Hindi na po kami nawawala ng customer at tuloy-tuloy pa po yung trabaho ko. At sa bawat panawagan ng tatay, nagbibigay po kami tuloy-tuloy po ng tithes, offering, lahat po ng bigayan sa pagsunod po sa Lord. Ito na po kami ngayon. Wala nang utang, nabayaran na lahat. Yung kuryente tubig namin na pinoproblema dati, sobra-sobra na po yung natatanggap namin. At sa pagiging tapat po namin sa pagbibigay, nakabili po ako ng motor na service po namin. Nakabili pa po ako ng TV, tapos nakabili po ako ng amplifier sa bahay. Nakabili pa po kami ng mga gamit ni baby. Hindi na kami nag-aaway dahil sa pera. Hindi na rin siya nagiinom, hindi na rin nakikibarkada, kaya hindi na po kami nag-aaway. Salamat po sa buhay ng tatay at kay nanay dahil na-bless po kami. Happy-happy po kami sa lahat ng natanggap po namin na blessing sa pamilya po namin.